Bakit nga bang marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala sa ating Diyos? Ano-ano nga ba yung mga dahilan? Yun yung tatalakayin natin sa video na ito. Yung mga atheist po, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naman po sila pinanganak na wala agad pinaniniwala ang Diyos. Actually, yung paniniwala po nila na walang Diyos, pinaniniwalaan lamang po nila yan nang sila po ay lumaki na po or nagkaroon na po ng kaisipan. Kung titignan po natin, maraming mga iba't ibang mga dahilan kung bakit po hindi naniniwala yung mga tao sa Diyos. So tignan po natin isa-isa yan. Ano-ano nga po ba yung mga dahilan kung bakit hindi naniniwala yung mga tao sa Diyos? Ang una pong dahilan na nakita ko po kung bakit hindi po naniniwala ang ibang mga tao sa Diyos ay dahil natisod po sila sa mga Kristiyano. Ano ibig sabihin po ng natisod? Ibig sabihin po nito na wala po sila ng gana sa pananampalataya o paniniwala sa Diyos dahil nakita nila yung mga hindi magagandang ginagawa ng mga Kristiyano. Kumbaga nawala na sila ng tiwala dun sa mga Kristiyano, tigit sa lahat sa Diyos. Kasi nakita nila, sinasabi ng mga Kristiyano na dapat maging banal, kailangan ganito yung gawin mo, kailangan sumunod ka sa Diyos, pero hindi nila nakita yung mga bagay na yon sa mga Kristiyano. Sa totoo lang po kasi mga kapatid, marami pong mga atheist, dati po silang naniniwala sa Diyos. Yung iba nga lumaki pa sa church, at talaga may mga pananampalataya. Ayon nga po sa isang statistic, 60% ng mga atheist ay lumaki sa Christian family, at umaattend talaga sila sa mga simbahan regularly. So kaya po sila nawala ng pananampalataya at hindi na naniwala sa Diyos dahil nakita nila mismo yung mga Kristiyano na hindi po nila sinasabuhay yung mga naririnig po nila sa simbahan. Hindi po nila pinapamuhay yung mga nababasa po nila sa Bible. At hindi lang po sa mga Kristiyano na umaattend sa church kaya po sila natisod. Madalas natitisod po sila sa mga religious leader mismo, sa mga nagtuturo mismo ng kasulatan, sa nagtuturo mismo ng Biblia. Nakikita po nila na hindi na tama yung ginagawa ng mga nagtuturo. Isipin mo, nagtuturo sila ng kabanalan, pero sila mismo hindi nila makuha maging banal. Nagtuturo sila na maging mabuti, pero sila mismo hindi sila mabuting katiwala. Nagtuturo sila na maging maganda yung ugali, pero sila mismo hindi makitaan ng magandang ugali. At yung iba kaya wala na talagang pananampalataya o paniniwala sa Diyos kasi nga po sobrang dami po ng religion po sa ating mundo. Sa sobrang dami ng religion po sa ating mundo, hindi na po nila alam kung ano ba yung totoo o sino yung tunay. Kaya yung iba sinasabi nila na wala na lang paniwalaan at wala nang kilala ng Diyos. Kasi nga sobrang dami po ng religion at nag-aaway-away pa po yung iba't ibang mga religion. So yun po yung isang dahilan nakita po natin kung bakit po hindi naniniwala yung ibang tao sa Diyos. Pangalawa po, kaya po nagiging atheist yung mga tao kasi po lumaki mismo sila sa pamilyang wala rin kinikilalang Diyos. Madalas po pag majority po sa pamilya wala talagang kinikilalang Diyos or mga atheist, madadala na rin po yung bata. Hanggang sa paglaki po nila, yun na po yung paniniwala nila na wala ng Diyos. Kasi po, na-influensya na po siya ng pamilya niya po. Pinalaki siya ng magulang niya at ibang miyembro ng pamilya na walang pinaniniwala ang Diyos. So kapag ganyan po yung mindset ng mga tao, bata pa lamang po, lumalaki na po sila na walang pinaniniwala ang Diyos, mahirap na pong baguhin yung kanilang mga pananaw. Kumbaga, sarado na po yung isip nila. Kasi nga po, nakalakihan na po nila. Ayon nga po sa isang pag-aaral, 32% ng mga atheist lumaki sa pamilyang wala talagang pinaniniwala ang Diyos. Since bata pa lamang siya, kasama niya na yung pamilya niya, malaki talaga yung influensya ng pamilya at higit sa lahat ng magulang doon sa bata hanggang siya ay lumaki. Kasi halos sa pagiging bata niya, kasama niya yung pamilya niya, talagang mai-influensyahan yung bata na yon. At maniniwala siya na wala talagang Diyos dahil nga sa pinaniniwalaan din ng kanyang magulang at ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Pangatlo pong dahilan kung bakit hindi naniniwala ang ibang mga tao sa Diyos dahil po nung pumasok po sila sa college. Marami pong mga atheists na naging atheists po sila nung time po na sila ay nag-aaral. At yung iba naman po naging atheists po sila matapos po na sila ay mag-aral. So bakit po? Ano pong dahilan? Marami pong dahilan. Pero madalas po ang nagiging dahilan po niyan, minsan po yung mga professor po nila na maaaring hindi rin naniniwala sa Diyos. Maaaring na-influensyan po sila ng mga professor po nila, ng mga teacher o kaya man po ng mga estudyante rin po na atheist doon po sa kolehiyo o anuman pong universidad po na pinapasukan po nila. Maaaring yung iba po lumaki po sa Christian family o kaya man po meron talagang pinaniniwala ang Diyos noon, pero nung pumasok na po sa kolehiyo, nalaman na po yung siyensya at iba't iba po pong mga pag-aaral po, nagkaroon na po ng confusion sa kanilang mga kaisipan. At maaaring yun po yung naging dahilan kung bakit po hindi na sila naniniwala sa Diyos. Kasi po mas lalo na pong lumawak yung kaisipan nila, mas lalo na po silang tumalino, gumaling na po sila. To the point po na nawala na po yung Biblia. Mas nauna na po yung mga paniniwala po sa mundo at sa science po kaysa po sa Bible. Kaya hindi na po sila naniwala sa Diyos. Maaari nagkaroon na po sila ng maraming realization po nung sila po ay pumasok sa college. Kaya po nawalan po sila ng pananampalataya at hindi na po sila naniwala sa Diyos. So once na yung mga tao po pumasok na po sa college, dumadami na rin po yung mga question o yung mga tanong po nila.
Tulad na lamang po ng halimbawa, bakit hinahayaan ng Diyos na mag-suffer po yung mga inosenteng tao? O kaya man po yung tanong na bakit hinahayaan ng mapagmahal na Diyos na yung mga tao ay mapunta sa impyerno at mapahamak? So napakarami pong mga question na pumapasok po sa kanilang mga kaisipan. Kaya minsan po nawawala na po sila ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Yung iba po sa sobrang galing po nila at sa sobrang talino, talagang iba pag-aaralan pa po nila yung Bible kahit atheist po sila. Kaya lang po, ang gagawin po nila, hahanapin po nila yung mali, hahanapin po nila yung mga error sa Bible. Nasa ganun po, papatunayan po nila na wala talagang Diyos. Once po na pumasok talaga yung isang tao sa kolehiyo, malaki po yung possibility na magkaroon po ng maraming mga argumento po sa kanyang kaisipan. Lalo na po yung patungkol po sa Diyos at hindi po maiiwasan yan. Yun lamang po mga kapatid, nakakalungkot lang po simula po nang pumasok yung ibang mga tao po dito sa kolehiyo na impluensya na po sila ng mga professor, ng mga estudyante mismo at ng mga turo po. Kaya po sila nawalan po ng pananampalataya at hindi po naniniwala sa Diyos. Pangapat po, kaya po may ilang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos kasi po dahil po sa mga pangyayaring hindi magaganda sa kanilang mga buhay. May ilang mga tao na nawalan po ng paniniwala sa Diyos dahil po sa mga hindi magagandang pinagdaanan po nila sa buhay nila. Mga sunod-sunod po na problema, challenges, at iba't iba pa pong mga paghihirap po na naranasan nila sa kanilang mga buhay. Maaaring yung iba po, dati po talaga sila na mananampalataya ng ating Diyos, nagbabasa sila ng Bible, nagpe-pray sila, umaattend sila ng church. Kaya lang nung dumating na yung pagsubok, dumating na yung unos sa kanyang buhay, nawala na po yung pananampalataya. Maaaring pumasok sa isip niya noon, nung time na kailangan niya yung Diyos, hindi niya naranasan ng Diyos. Na parang inabandon na siya ng Diyos nung time na siya ay dumadaan sa pagsubok. Iba naman po, nananalangin sila sa Diyos, kaya lang po nung time po na parang hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin nila, nawala na po sila ng tiwala sa Diyos. At tuluyang hindi naniwala sa Diyos. Kumbaga po, meron kasi silang ine-expect sa Diyos. Kaya lang po, hindi po na-meet yung expectation po na yun. Kaya nawalan po sila ng tiwala sa Diyos. Sa dikit sa lahat, hindi naniwala sa Diyos. Panglimang dahilan po kung bakit po nagiging atheist po yung mga tao ay dahil gusto po nila na maging malaya. May ilang mga atheist po kaya po sila naging atheist kasi po gusto po nila na makaalis po sa religion. Kasi po titignan po natin ano man pong religion yan, meron pong mga pinag-uutos. Meron kang dapat gawin, meron kang responsibility. Meron kang dapat sundin at yun nga yung Diyos mo. Dapat sundin mo yung pinag-uutos ng Diyos mo. So yung iba po, ayaw po nila ng ganyan. Gusto po nila maging malaya. Gusto po nilang gawin kung ano po yung gusto po nilang gawin. Ayaw po nilang sumunod sa religion or sa atin po, ayaw po nilang sumunod sa Bible o sa pinag-uutos ng Diyos. Kasi nga po, kung titingnan nyo, maraming bawal. Marami kang dapat hindi gawin. At maraming mga pinag-uutos na dapat mong gawin. So yung iba po, ayaw po niyan. Ayaw po nila ng responsibility. Ayaw po nila ng commitment. Pero maraming mga atheists na sumusunod naman po sa batas. Pero po pagdating na po sa Biblia, hindi na po sila dun sumusunod. Kasi nga po, wala silang pinaniwala ang Diyos. At higit sa lahat, hindi sila naniniwala sa Biblia. At dahil hindi sila naniniwala sa Biblia, hindi nila susundin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Talagang nagtitiwala lamang po sila sa kanilang mga sarili, sa kanilang talino at sa kanilang galing. So dyan po sila talaga umaasa. At hindi sila umaasa sa Diyos or kahit kaninong Diyos. At panghuling dahilan po kung bakit maraming tao ang nagiging atheist dahil po sa media. So ibig sabihin po ng media, anumang pong klaseng media. Pwedeng television, radyo, o kaya man po yung social media. Aminin man natin or hindi mga kapatid, malaki po yung parte ng social media para po sa pananampalataya at paniniwala ng iba't ibang mga tao. Dahil nga po lahat ng mga tao ngayon, halos nasa social media na po, hawak na po nila yung kanilang mga gadgets. Marami po mga information na pumapasok sa social media at higit sa lahat sa internet. At yung mga information po na yan, maaaring yan po yung nagiging dahilan kung bakit mayroong mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Nagagamit po talaga yung technology para ma-influensyahan po yung ibang mga tao. Tulad po natin, tayo po nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ginagamit po natin yung technology para mabahagi yung salita ng Diyos. So ganoon din po yung iba't ibang mga grupo. Kasama na rin po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pwede po din ang gamitin yung social media o kaya man po internet para ma-influensyahan din po yung ibang mga tao. Alam naman po natin yung mga atheist talaga, magagaling, mauhusay, matatalino po sila. At usually, kapag talaga nakikipag-debate sila, alam nila yung sinasabi po nila. At magagaling po sila pagdating sa mga diskusyon. At kapag nakikita ng iba, napakahusay magsalita ng atheist na yon, kung paano siya mag-deliver ng kanyang mga argumento, yung iba po, nai-influensyahan po yon sa sinasabi po ng atheist po na yon. Kasi nga po, mahusay, magaling po siya magsalita. So, maaaring yun po yung dahilan kung bakit po meron pong iba na nagiging atheist din po. Dahil po sa mga nababasa nilang mga articles, sa mga napapanood nila at kung ano-ano pa pong mga nakikita sa social media at sa internet. So malaki pong factor yan kung bakit po maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Diyos.
So yan po yung mga iba't ibang mga dahilan kung bakit marami pong mga tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Nakita naman po natin talagang choice po nila na hindi maniwala sa Diyos. At hindi rin po kasalanan ng Diyos kung bakit hindi sila naniniwala sa Diyos. Talaga meron pong free will po yung tao sa kung ano yung paniniwalaan niya at hindi. So nakita po natin dito, marami pong mga naging atheist dahil nga po sa impluensya po ng mga tao, sa mga pangyayari na gaganap po sa kanya at sa social media po. At sa iba't iba pong mga nakikita niya at mga naririnig niya na pwedeng maka-impluensya sa kanya. Mga kapatid, ang magandang gawin po natin para sa mga tao na yan na hindi po naniniwala sa Diyos, pakita po natin yung pagmamahal po natin sa kanila, respetuhin po natin sila. Huwag po natin sila i-condemn, huwag po natin sila i-judge, porkat sila po ay hindi naniniwala sa Diyos dahil marami pong pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Panalangin po natin yung mga tao po na yan na hindi naniniwala sa Diyos na mabuksan din po yung kanilang mga isipan. At bukod po dyan mga kapatid, pakita rin po natin sa mga hindi naniniwala sa Diyos na mali po yung pananaw po nila sa mga Kristiyano. Na hindi po lahat ng Kristiyano ay ganun kung ano po yung iniisip nila. Na hipokrito o kaya man po judgmental at kung ano na po pong masasamang ugali na meron yung mga Kristiyano. Pakita po natin sa kanila na mali po yun. Na tayo po bilang tunay na mga Kristiyano, hindi po natin ginagawa po yun. Dapat po mapakita po natin sa kanila yung pamumuhay talaga ng tunay na Kristiyano. Kasi mga kapatid, hindi man natin sila madaan sa diskusyon, ipakita po natin yung buhay po natin. Maging magandang patotoo po tayo sa kanila. Na kahit hindi po tayo nagsasalita, na wala pa tayong sinasabi sa kanila, sa buhay lamang po natin, makita po na merong Diyos na kumikilos sa ating buhay. Na merong Diyos na nananahan sa ating buhay. Yun po yung pinakamagandang gawin po natin. Pakita rin po natin sa kanila yung pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo at pananampalataya natin sa Kanya, hindi po ito religion. Ito po ay relasyon sa ating Diyos. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi.